tignan natin kung PS4 pa yun, no? Yes. Yun, yung dinala niya sa OG, yung center na meta. Or, ay, or Admirable Dog. Or nag-trade sila. Can't remember exactly. Actually, S4 pa yun, eh. Oh, sige, sige. Naniniwala ako sa memory mo, kuya Nightmeat, kasi ako mahina memory ko. Ah, ne. Admiral na to. Admiral Bulldogs pa ba to? Basta Alliance. Teka. Basta Alliance. Ang naalala ko. Ayun, naalala ko na. Pag Centaur, si S4 gumagamit. Tapos binibigyan nila ng Lone Druid. Oo. Tama. Tsaka Batrider. Tapos yung ginagawa nila, ilalagay nila sa gitna yung inaatake na Tori yung Centaur. Tapos sinisit yung nila. SD, ano? SD may SD pa yun. Oo, yun. Napakalala nung... Sobrang lala. Hinayupak na ko muna yun. Ewan ko ba, yung Alliance ayaw manalo ng normal eh, no? Oh. Gusto lagi kayo, so, but... That's why very entertaining naman talaga ang Alliance. So, shout pala kay Miss Kai na matagal na niyang hinahanap to. Kung sino man ang nakakita ay Miss Kai, sinasabi ko, nandito po. Shoutouts pala kay Ender. Yep, na, poging pogi. Magre-represent sa Philippines. Ayos ba yun? Kailan balis niya? December 20 daw eh. 20? Oh, December 20 alis niya? Ay, balik na niya yun. So, mga before that. Shoutouts kay Infernal Wing. Yep, pati kay Fluffy Mix. Yes, last game na po to, paring Fluffy Mix. And yun yung ata meta na ginagamit yung SD. Yep, yun nga yung meta. Pero alam mo, Kuya Wolf, na medyo na malungkot yung gamit dito. Kasi ang daming kuli green sa side ng Forward Gaming. The green pag kuli meta. Green talaga, no? Cancer. Oo eh. Nature's Prophet, Necro, Veno, Undying. Sino kuli green? Sino kuli green? Pag na, si DK. Nagiging green yun pag yung ano niya eh. Level 15. Ay, okay, level... Okay. 11. 11 ba? O... Ay, six, level 6 pala. 6. 11 is red. Actually, 12 na ngayon, Gaya Midnight. Alam ko, I know how you feel. I know. Naramdaman ko rin yung dati. Gone were the days na level 11, level 16. Alam mo sa sarili mo, level 12. Alam mo. Pero sinasabi mo pa rin, level 6, level 11. Yung dulas mo eh, 11. Nasanay ka na eh, na, uy, level 6, level 11, level 16. 12, 17 na nga pala. 12, 17. 18 ba? O, 17, 18. 18 actually. 18, 18. It, ganun na kami ka. Takal. Yep. Time has passed, Kuya Midnight. Mm-hmm. At nung tayong mga panahon, panapanahon na legit pa ang stats build na pwede kang mag isang skill lang to stats. Naalala ko dati yung ano. That. Ay, ano bang Sven yung ginaganon eh, no? Si Sven, si Razor. Razor. Sa yeah. Tech Link stats, tsaka si Oscar. Oh, si Oscar na Berserker's Blood lang tsaka ano. Tsaka stats. Tapos, Diyos ko, pagdating yung level 8, good luck mapatay. Level 8 lang yun, ha? Good luck. Kahit tsaka sakit niya sa Tori, grabe. Kahit limahin niya yung Haskar, wala siyang pakialam. That's right. Eto na. Damage kasi yung dada, diba? Yung dagdag, damage. Lahat alam ko eh. Lahat. Seryoso ba? Lahat ng plus 1 all stats yata yun eh. And I mean yung ano, yung Berserker's Blood. Damage yun, diba? Hindi attack speed. Attack damage yun dati. Alam ko walang magic resist. Oo. Tapos attack speed. Ay, hindi. Attack damage. Bonus lang. Attack damage bonus. Naging... Ay, oo. May damage nga. Alam ko may damage yun. Tapos naging magic resistance. Sige, magic speed. Resist. Oo. Andaya nun dati. Naalala ko yung level 5 Nascar may 170 damage. Tapos may dozen lakas ako. Oo, magano ka. Magsa stats. Stats. Stats Berserker's Blood. Tapos kukuha ka ng Helm of Dominator. Na lifesteal pa dati. Tapos may dozen kang kasama. Good luck talaga. The cancer is real. Si Tiny rin pala kuli green. Wala nang return damage sa Tore pag galing sa ilo. Oo, kasi... Pero si Centaur meron pa yun ang outright na kalokohan kasi naman talaga. That was... Imagine mo Manila per week. That was Frankfurt ba? Manila Major? After Manila Major. Straight after. Hindi siya umabot na Major actually. Ah, hindi siya natanggal siya after nung qualifiers bago magsimula yung Frankfurt. Okay, so yun. Kasi yun yung dahilan, di ba? Ba't nakabasok yung Alliance? Tapos, ayun, napahiya sila sa Frankfurt. Tinalo sila ng Mineski. Pahiya sila. Hinuskar sila. Round 1 eh. Ake, so pala usapan ha. Na, for the first time in forever, nakapag-upper bracket. Ay, tama, di ba? Upper bracket sila. Upper bracket. Ay, hindi. Nag-start sila. Alam ko upper bracket, tapos di na sila nanalo. Kasi diretso yun ang sumunod na kalaban nila, secret. Secret, oo. Kasi, tama, secret. Eh, noong time na yun, sobrang lakas na secret. Actually, secret ba?
Para may naalala ko nakalaban nila Secret. Kasi OG OG ano pa OG Liquid pala yung finals noon, galing upper yung Liquid. Nagtapat nga pala yung Mineski tsaka Secret na doon sila nalaglag. Tapos ang malapit sa Secret noon, dalawa lang yung ban. Dalawa lang yung ban noon time na yon. At ang dalawang ban ng Secret, who's Cardassel? Yun ang respect. Yep. Kahit pa sabi mong not on your level, bro. Kahit kapag nga, respect is respect. Yung simpleng Husker ban lang okay na yun eh. Mm. Binan talaga yung Dassel. Bawal. Eh. Bawal kahit anong kalokohan. Kasi yun yung paborito. Sino nga? Si Kuko pa yun. Si Kuko. Sino yung Dassel? Si Jess? Si Vash ba? Hindi. Si ano Rio or RR? Ano nga pang ulit lineup yun? Basta Kuko... Kuko Bimbo. Bimbo. Si Bimbo is... Ay, nagsabay ba si Kuko tsaka si Bimbo? Basta Vash... Vash Rio. Naalala ko, Vash si Rio. Si Rio ata nandun. Kasi wala nang rave nun eh. Si Vash daw sure. Si Vash? Kasi ang alam ko, si... Sa-search ko ka. Vash. Jules! Si Jules! Ayun, si Jules! Si Jules ang ano, Dassel. Oo nga pala. Yun yung nagtataka tayo. Bakit... Jules. Ha? Huh? Kuko tsaka Jules magkasama? Ano yung support Jules? Kuko Jules. Tama. Tapos si Bimbo. Wala si Bash nun? Wala si Bash. Si Rio ang alam ko, yung isa. Ay, hindi! Rio, nandun si Rio. Owa ba? Wala akong Owa. Wala si Owa. Matagal lang nga pala si Owa. Nandun nga si Omi. Alam ko na si Omi. Ano ba si... Ano? One of them nag-offlane nun. Okay, sure ako kay Bimbo eh. Kay ano, di sure. Kay Bash. Kay Bash siya kay Rio. Alam mo, i-search na lang natin. Feeling ko si RR nandun eh. Oh, search na lang natin. Mas maganda naman eh. Diyos ko, nag-Templar na si ano? 2015. Si paring Yawar. My God, 2015 pa pala to. Oh. May Nesky that sports, that DG Network pa to. Alam ko eh. Oh, DG Network. Oh, di ba? Feeling ko, may Nesky that ESPN eh. Oh, pwede. Manis. Feeling ko, boss rat. Boss rat. Love tayo dyan. Teka nga. Nagsisearch na rin yung mga tao sa Twitch chat natin. Pili ko mauna namin kayo eh. Doon si Bimbo, nag-huskar mid si Bimbo. Si Bimbo pala yung nag-huskar, hindi pala si Kuko. Kasi naalala ko, bakit ko naalala si Kuko sa Mineski? Kasi inaabang ako dati yung matchup na Miracle versus Kuko. Ganun ka-hype si Kuko dati. Mm. Ready siya makipagbakbakan. Actually, tinatanong nga ng mga ano dati, ng mga panelists, kung kaya ni Kuko si Miracle. Kasi nung mga panahong yun, sobrang importante na nung mga skill gap. Kasi doon na umusbong yung mga Diyos talaga ng Dota. Mga 90MMR na sila Miracle, doon sila nagsilabasan. And ang tanong dati, kaya ba ni Kuko si Miracle? Pero just so you know mga kaibigan, dalawang beses dinurog ni Kuko si Miracle sa mid. Well, doon time na yun. Coop SF kasi yun eh. So medyo favorable kay Kuko yung matchup. Pero yung isa, balance na matchup yun. Pero Kuko god eh. Kuko, Bimbo, Rio, Jules. Bash nga. Si Bash. Si Rio. Wala si ano, RR. Vench yata si ano nun eh. Speaking of Dassel, Dassel last week. Gambit. Ano ba yun? Ba't Dassel? Taga lang. Hindi. Gambit nga pala to. Mineski that sports 5 pala. Sabi sa'yo, Dassel, Centaur eh. Matik! Pag may Centaur, may Dassel. Kasi ano yun eh, nasasaktan sa linya, hindi ka makalapit. Yung first kill, tapos pag sinubukan mo lumasit, hinihil lang. Parang ito yung Necrophos na version na support. Kapag sinubukan mo lumasit, bubombahin ka ng heal. Hmm. Tapos pag sinubukan mo tumakbo, may first kill, good luck. May enchant poison. Tsaka ano yun, hindi kasi mataas yung armor ni Setor. Not as much, syempre. 3 lang ata. Tama ba? Hindi, mataas pa rin yung 3. Parang mga... Two, ganun. Si Tiny nga kawawa, -1. -1. Pero hindi kaya i-display ng game, no? Sa sobrang hina niya, ayaw i-display ng game. That's right. Pero isipin mo naman, Trunkle Boots lang... Puhunan. May 1-1 HP ka. Baka naman. Yun yung nakakaba. Uy, ang ganda ng set ni MSS, Walang iya. Grabe naman. Ganyan na ganyan ano, Ice. Actually, hindi ko nakikita. Ang alam ko kasing set ni Ice yung parang ma-armor. Yun yung huli ko nakita sa Centaur niya. Yung maaari ko na Centaur, yung macho. Ayun, naalala ko lahat ng rare. Gundo. Ginto pa yung... Parang masarap na yung mag-spam ng Centaur. Magkano ba to? May pambili ka ba? Yun ang tanong. Mahal ba to? Siguro. Itong ulo, mahal. Ito. Ginto yun. Mahal. Ito, di ako sure. Dito ako naangasan eh. Yung axe. Alam ko ba nasa mga Crimson na yan eh? Or rare, ewan ko. Oo. Yung treasure na... Treasure ano, and treasure 16K na... Di ko may... Meron sa Vash nun eh. Nihingi ko nga sa kanya, yun yung bigay. Ano, yan mismo? Meron siya niyan? Hindi, yung treasure. Di niya binuksan eh. Hanggang ngayon? Hindi pa niya binuksan. Grabe naman. ano mo naman, mga pro player, hindi na nila kailangan yan. Pero pasok na tayo sa ating laban. Forward Gaming, hindi natin kung mag-a-advance sila forward. While... Ay, ice pa yun.
Gambit naman, mukhang susugal sila dito sa best of one. Pili ko, tigil mo. Pili ko. Mapibidea tayo dito eh. Eto na. Eto na. Best of one, the last match of the day, of the night. Pasok na natin direct. Sokpa. Yan. O yan, sabay tawa, mga kaibigan. Pakilala muna natin ang mga manunugal. Sa side ng Radiant, we have Old. Ang tawag sa kanya ay Old dahil ayoko i-pronounce to. Sa kanyang Weaver, King R, gamit ang Tiny, Afo Ninja with the Dazzle Vanskor using the Bane and Daxak playing the Troll Warlord. Kabila naman si MSS, ang ating Setter Warner Resolution on the Faces Void Universe on the Venomancer of Lane, by the way. Yawar on the Templar Assassin and SVG support Undying. Let's go! Barangay Esports coverage of the Kuala Lumpur Major, the last game of the night. Ano ba ibig sabihin na MSS? Bubulo ka sa'yo mamaya. Seryoso ba? Ano mo ba? Ito to ba yan? O kalokohan yun? Kalokohan. Pero may isip mo si Zen. Mahilig. Ah! Mahilig. Mahilig sa support. Mahilig sa support. Ano ba yun? Mahilig sa support. Ah, mahilig sa support. Siya, no, mahilig sa side lane. Oo, oh, tama. Kasi, isa siyang off-laner. Off-laner. Oh, betting safe, betting off. Mahilig sa solo. Yun. Mahilig sa solo. Pwede rin. Kaso, oy, totoo yun, ha. Solo lord to siya, eh. MSS, siya yung player na ayaw nagpapasama sa lane. Mm. Kaya madalas mga binibigi sa kanya mga Enigma. Pwede. Timber, sige. Kaso dito. Lasot. Dito, may kasama siyang Beno, eh. Kasi hindi niya kaya yung Dazzle, eh. Actually, try lane sila, eh. Zone lang. Kailangan niya eh. Uy, support. Is this a core Dazzle, Kuya Nightmare? Yup. Kasi kung iisipin mo, yung Templar Assassin matchup na pinakita ni Mid 1 dati, dinurog niya yung TA. Kasi good luck makalabit. Yup. Naranasan ko yan. Na may nakalaban akong Dazzle dati, rank 20. Tapos ang malala doon, level 13 yung Dazzle niya. Oh my God. Tapos nag-Templar ako. Sabi ko, level 13 yung ano? Yung Dota Plus. Sabi ko, bakit Dazzle? Nung nakita ko siya sa lane, naramdaman ko bakit. Ah, Dazzle. Iyak ako eh. Pero manalo kami. Kasi may drop ako nun eh. So, taas sa damage ko eh. Pero, natalo ka sa lane? Oo naman. Durga ako sa lane, man. Okay. Level 9 na siya, level 6 lang ako. Nag-jungle ako eh. Bahala ka dyan. Eh, si Dazzle kasi, ang... Well, lahat naman, usually, kapag iniwan na ng mid yung lane, usually, ipupush mo, di ba? Pero kay Templar kasi hindi mo pwede push yung lane. Kasi bibigyan mo siya ng ano, na kumaga parang mas free. Mabilis mo lang binigay. Ay, mas mabilis mo lang cleaner yung wave. So ako, stuck ko lang jungle, di ba? Balik ako yung lane. Oo. So nag-jungle talaga ako kasi hindi niya naman pinupush. Okay, so doon siya mo ba? Yan naman yung thing with Templar. Can always get back to the game. Gamit ang iyong malilipit na jungling techniques. Kay Magical God natutunan yun eh. Oo, si Kuya Magical. Si TA God. Feeling ko pag nakarating ng TA, ng TA yun eh, no? Auto ban lahat ng game nila sa TA. Mm-hmm. Very adept with the hero. Yan, sabi ng Iceberg. Parang si, ano, si Ravage. Ito isang araw, sabi ni Boss Lon, feeling ko Ravage mag-broke eh. So, sabi ni Ravage, pag naban TA, okay, bye boys! Book na ng ticket. Warlock. Ay, pag naban yung Warlock, uwi na. Uwi na, guys. Mag-iimpakan na daw siya ng brief. Doon magkaroon ng ano, sub. Oo. Uy, ano? Kaso pag nalaman na siya na yung sasalang, autoban pa rin eh. Oo nga. Diba pag, kunwari, ang hirap din. Hindi daw si Ravish maglalaro ah. Kunwari, ako yung maglalaro. O, alam mo na yung mga iba ban, si Midnight yan. Tapos pag si Ravish niya, autoban Warlock. Warlock. My God. Comfort picks kung comfort. Pero maganda yun ah. Eh, kasi may nagtanong dati. Pero hold that thought. Nakawawa to. May binubugbog dito eh. Medyo kawawa ko yung Midnight. Buti na lang siya siyang Bane. Yep. If this was another hero. Bugbog siya eh. Kawawa to eh. Venomancer pa rin niya na may Poison Sting eh. Kayang habulin yan. And one more. Patay. So, support centered like... maraming teams na rin nag-employ dito. In fact, even yung TNC, they did it. They weren't successful by the way. Yep. Natalo pa rin sila sa game na yan. Pero may mga teams na like Forward Gaming na successful sila with this support center. Yep. Ayan. Pag sinubukan mo lumasit, may sasabog ka ng heal. Tsaka di ka kasi makakadeny kay Dazzle sa totoo lang. Ilan ba din na STA dito? 3? Si Dazzle, 6? I think 4 dyan, range creep. Mm-hmm. Kaya kawawa si TA talaga sa levels. Pag dumating pa yung level ano level 5 yun, kawawa ka talaga. Level 3 na healing wave. Oo. Nasty, kahit nasty. Eh, kahit yung poison lang. Poison, no? Sobrang lala nun eh. Level 10, can you look at the level 10 talent nitong si
75 damage. Diyos ko, Lord. Tapos, meron siyang 125 cast range. Meron siyang plus 45 poison touch DPS or movement speed. Hmm. Ano na? Ito medyo ano to eh. Yung 25 medyo semi-okay lang eh. 0.5 though. Yup. Katin na sa late Uy. Game. Uy, may pasa tulog. Oo, oh, pasa. Ganda yeah. ng move na yun ah. Nice one. Kasi si Venomancer yung chase dito eh. Galing. Siya yung may poison sting eh. Kaso may body block mula kay Vance. One core. More, one more! Yun, Oy! Ay, boy. Ito pa, Ty. For sure. Oh, may poison sting. Pag nabuhay, binayaran. One more. Okay, nice one. Ano level ng poison sting na to? Ah, level 1 lang. Kaya pala. Level 3 pa lang siya, kuya. Ito. Yep. Hindi kasi yung iba, usually ginagamit nila, ginagawa nila, level 1 lang to. Ah. Tapos max to. Pagdating ng level 4, naglalaki sila ng playguard. Mm. Yung iba. Eh, hindi siya yung, hindi siya yung iba. Baka hindi siya maglagay agad ng playguard dito. Ang daming ding range heroes. Ang daming troll warrior. Troll pa. Ayan, durog yung tihinad sa mid. Si Kuya Yawar. Level 4. Sabi niya, ngayon lang nangyari to. Ever. Bakit ako natatalo sa lane? Bakit Siguro Dazzle to? Napaisip siya kanina, no? Bakit Dazzle last pick? Bakit Dazzle? Now you know. At ito, igagaw nila. Yung center, but center gets away. The stomp is just way too good. Yep. And that's just a support. Afford niya mag-TP out even dun sa lane na yun. Ito yung maganda kayo eh, kay Venomancer against sa Troll Warlord. Parang iisip kasi ng ibang tao, si Troll okay na core against kay Troll. Pero, don't think this will resort to a kill. Yep. Uy, Rezo. Shrine lang sila sa bandang taas. Dari Rezo rito ah. Hindi nyo shrine yan, Rezo. Kabila yung shrine nyo. So yun o, yung Veno against Troll. Kasi kung isipin mo, oo, napakataas ng armor ni Troll Warlord. Pero kung isipin mo yung poison sting yung damage, hindi yung right click eh. Sobrang sakit niya pagdating ng level 4. Yan yung isa sa pinakamasamang spell sa Dota. Isang right click mo, ayan, kung titignan mo, 30 times 15. Yep. Madami yun, 300, mga ano yun, 400. 450 yun. Isang right click, 450, para ka nag-cast ng isang spell. Yep. Demonyo. Makati yun. At ang malupit dyan, eh, hindi lang si Veno yung posible yep. maglagay sa inyo, pati yung mga plague wards. Yung mga neopets niya. Neopets. At si TA dito, tamang jungle na lang. Pero yung sa kanina, no, yung sa sub, may nagtanong kasi dati, what if during the series, nakakapag-sub ng players? So kunwari, na-realize mo na itong team na to, Invoker Lord pala, tapos yung isang player mo, mahina sa mga, kasi yung mga gamit niyang heroes, medyo mahina kay Invoker, tapos may TA god ka na player, di ba pwede mo ipasok yun? Mm. So parang ang ganda lang ng team plan ng sub, if ever man magkaroon ng subsystem sa Dota. Oh. Pero ang sakit sa ulo para sa drafter nun. Oo, no? Kasi kailangan mag-adjust. Bigla nakalimutan mo, ay, TA Lord pala itong kasama ko, hindi pala ano, Broodmother God. May naka-invisible dito, that was the center, but that's... Hindi na din ganun kadaling i-take down. Yan, level 2, poison sting. Highly doubt na kukuha pa siya ng plague ward sa matala sa top. Si resolution is level 4, hit the self delve, opo. Then dying, pero yung weaver na pag-fire pa rin na maganda-ganda. Sa matala dito si Dash. Nice. Oh, what a body block, what a move. For the first, yeah, he gets away. So, si MSS naman ay buhay din naman with a sliver of health. Middle, suntukan pa rin. The Dazzle ang pinamayaman sa ating laban. At, I think that was an offensive glyph. Yup. And, very unlikely. May melt ba? So, probably baka makuha pa niya yun dahil sa melt. But, hindi na natin nakita actually. Hindi niya ginamit, no? So. Core, ano nga ba na to, no? Core Venom, si Universe yung nilalaro. That's right. So, meron tayong support, centaur, at mid Dazzle. Volvo. Ano lang ah, sir, nakaka-surprise lang na yung lane sa taas ay medyo gambit favored. Supposed to be baliktad. Kasi Faceless Void against Weaver, panalo. Grabe. Undying against Tiny, panalo. Pero sa lagay ng laro, mukhang dinudurog ng Weaver tsaka Tiny yung lane sa taas. So medyo nakakagulat. Yep. I think nagkaroon ng time na may haste thrown si Tiny tas kinain yung Void, no. Tapos ang malapit dito, nakaikot din si Tiny. So, sa totoo lang, ang pinakasulit na support dito yung Tiny. Yep. And TP, wala dito kay AfroDJ. And goodbye, Mr. Universe. Gambit. Kaya gusto ko nakikita tong Gambit naglalaro. Sila lang yung team sa CIS na pumapalag sa Navi. Oh. Nasa Navi ngayon eh, no? Yep. Siyempre, outside of Virtus Pro. Ibang liga kasi yung Virtus Pro. Ibang CIS mode sila, no eh.
Meron sila sarili na Virtus Pro Region. So, ba yun? Yung mga top team yun, mga nandun. Kasi BP lang yung kalaro nila din doon eh. Wala eh. Kaya BP Region. Kasi makaka-scrim nila, mga BP din. Navi. Pwede, pwede. Kaso yung TA natin, durog eh. Kalungkutan Nation para doon sa ating Templar Assassin. Pag TA ka pa naman, ayaw na ayaw mo naglalaro ng catch-up kasi hindi pwedeng kasi yun ang yung ano ni TA, yun yung downside niya. Ito na, naku po. Ang tagal, ang bilis mawala nung kanyang buti pa salamat siya, walang creeps. Oh. Uy, kailangan magigit ni Dazzle. Kaso, joke lang. Ikaw kailangan mag-ingat TA. Oh, siya low grave. Pero may grabang cut eh. Patay siya eh. Oh! By the way, napakatagal niyang poison touch. Yep. Siguro, first 3 seconds bago mo mag-cooldown, yun, dun lang mawawala. So, kung ikaw yung actually, TA... Actually, nagpapatong pa nga yun, if I'm not mistaken. Kung ikaw yung TA, hindi ka talaga pwede makapag 1v1 kay Dazzle. Ah, yun yung big mong sabihin. 3 seconds bago mag-cooldown. Cooldown, meron lang ka nawawala. Na. Doon lang nawawala. Doon lang nawawala. So, yun lang yung window mo para makipag-reclickan. Kaso, problema doon, kung lalaba ka within the 3 seconds period, after nun, siguro makakasang right-click ka lang, may poison touch na naman. So, ito, may naman sa baba. Just like that, si Vansker, makapatumba. 3-man rotation mula sa Forward Gaming. Do they have more? Meron silang magandang placement, actually, nung ward. But, Troll Warder turns around, sacrificing himself. Uy, ang kate! Ang kate! Oh, the level 10 talent is real, mga kaibigan. Plus 75 ang sakit! Uy, feeling ko may patay dito sa mid eh. Kaso walang... Wala. Ang TP na pababa eh. Grabe naman yun! Dazzle... 93 plus 82. Dazzle against TA, mga kaibigan. And, medyo ano pa ngayon eh. Medyo hindi pa masama eh. Kasi yung ginawa ni Mid-1 dati sa Templar, hindi na nakalain yung Templar. Kinain niya. Kinurod niya, man. Boss Midnight, pabati naman ako. Pogi Mombero, happy birthday sa'yo, magtataho. Yun yung araw-araw nagbe-birthday, no? Si magtataho. Actually, in fairness naman, hindi naman araw-araw. Pag may broadcast namin, Eski. Tama ka dyan. Kasi nung isang araw nagpabati rin sa akin yun, birthday din na naman doon niya. Feeling ko magka-birthday tayo. Happy birthday pala kay Kuya Midnight sa mga hindi pa nakakabati dyan. Tanongin niyo na. At congratulations nga pala kay Baby, sa baby ko. Si Jenny, sa kanya nga. Oh, nako po. Sa kanya successful na launch ng solo album. Congratulations, baby. Kaso maraming hater dyan sa baba eh. Feeling ko, di naman pangit eh. Ganda kaya, ako na. Basta ako. Actually, ako nagagandaan. No? So, wala akong pakilam sa sinasabi nyo, okay. Baby is baby. Si baby, op. Ano ba yun? Takot siya. Eto, feeling ko patay siya eh. Goodbye! Ginok. Ang aga nung pasok ng dahing sa tolo. Dapat di siya nagpakita agad. Kuya Direk, medyo pa-artap naman. Ay, yung ano, yung taskbar, kita. Thank you. Yeah, yun naman pala. Meron naman palang full screen. So, ano ba yung... Sige, if you're talking about the core, Dazzle, are you still worried of scaling? O gusto mo lang tapusin ito agad? Hindi ka naman masyado nagmamadali. Kasi kanina, yung sinasabi ko, yung sobrang flow ni TA is kahit mag-snowball ka sa lane, unless TA guard ka talaga. Kasi yung ginagawa ng ano dati, ng TNC, with Armel sa TA niya, talagang inahanap nila yung snowball. Kasi yung snowball ni TA, hindi mo mapipigilan yun. Pero once na yung TA ay nag-fall behind, you have to play catch-up. And ang nature kasi ni TA, kahit medyo snowball-y yung game para sa'yo, you have to farm the Deso and the Blink. Mm-hmm. Pero pag nag-catch-up ka kasi as TA, you're losing a lot of time, tapos nakakahabol pa yung kabilang. Naunahan ka talaga. Yeah. Ang problema dito, hindi nagahabol yung gambit. Sila yung magdi-dictate ng pace ng game. Kasi kung titignan mo, merong Faceless Void tsaka merong Centaur yung side ng Forward Gaming. So, hindi talaga pwedeng maging behind yung TA. So, kung ganito yung mangyayari, Nako po! Uy, kuya, bad score naman. Yeah, napigrip. Layan ng cast range. Putik, na-reveal tuloy yung ano nila dito, Ward. Pero okay lang yan. Mapapatay pa rin nila. Ito na nga, Double Enchant Poison. Level 4. Ganyan talaga yung mangyayari. Level 3 lang ba yung Enchant Poison? Level 4 ata. Pag, I mean, yung required para mag-double? Level 3. So, ganyan yung mangyayari kapag nagka-catch up ka as TA. Nawawalan kayo ng control sa buong mapa, lalo na greedy pa yung isang mong core. Ayan, tulog, patay. Goodbye. Goodbye. Wala eh. Feeling ko, kagabi ko pa iniisip paano mananalo tong forward sa gambit eh. Kasi ang ganda ng rotation sa ginagawa ng gambit early game. Yung forward gaming kasi usually,
Parang ang hilig na nilalaro yung mga greedy heroes. Oh. Actually, sobrang resolution-centered nila. Yep. As a team. Parang every time na lang, Reso needs to carry us. This is bad. This is bad forward. Nako po, troll yan, kuya. Pag nabuhay yung troll. Oh, back na. Back na. Alam mo yung sa lahat ay kokorona mo yung troll pa. Pwede lang yung Weaver. Goodbye. Oh, ayun. At least, nako sila na kill. But that was exchange. The troll warlord. It will be punished for sure. Hinabo na nga dito yung Centaur. Centaur. Taken out by bad score. Yung tower sa baba. Yup, yup, yup. Sa troll okay. Nag-a-apply yung ano, if you aim at the king, you hope best not miss. Yup. Kasi turn around talaga. Kaya sarap mag-troll eh. Medyo di ko gusto itong madness build ni Rezo. Ano ka ba? Si Rezo, yan yung... Dalawa lang ang item na bubuhay niyan ever. Madness tsaka Maelstorm. Tama ba? Oo. Ay, nako. At may isa pa. Ano? Battle Fury. Ah, tama. Mas gusto ko sana Maelstorm na Shadow Blade. Uy, ang ganda ng advance ni Vanskor doon kasi wala siyang mana eh. Feeling ko... Feeling ko... Okay lang, okay lang. Nakaka-Roshan. Sabi ni Vanskor, Taraji tayo. Sabi nung ano nung Weaver, Taraji! Tapos na nag-diamok, walang mana. Mana eh. Oh, wala akong mana, pre. Ano ba yun? De, pero, always check the mana. Mas gusto ko sana Shadow Blade tsaka ano, tsaka Mael. Kasi ang kailangan niya rito is siya yung off-map na hero. Kasi meron kang TA correct Veno. So yung dalawang yung magpapakita sa lane kasi nature nila mag-push or mag-farm. Oh. Si Void, pag nagpakit sa lane na may madness, tapos may Tiny sa kabila. It's over. Oh yeah, may blink na. Good luck. Good luck kay Rezo mag-farm. Kasi ang tagal niya bago ganda makakuha ng next item. Ganda pa ng mga warding-warding dito. Yep. Kung hindi man siya yung mamatay dahil sa madness build niya, yung TA malamang sa malamang. Or yung ano, yung Veno. So as much as possible dapat siya yung ano dito eh, yung re-initiate, yung engage ng forward. Okay. Siya pwede magpahig sa mapa. Yeah, attempt niya dito kuya Midnight kaso nascan siya. Naku po! Uy, Dazzle. Nascan, ang tapang. Wala eh. May, alam bago kasi mag-chrono, makakapagka siya ng Grieve eh. Uy, yun lang. Asan yung Chrono? We'll go for the stun, no? Chrono, like you mentioned, may tombstone kasi. Nag-madness nga naman kasi, yeah. Kuya Midnight. At napag-shallow Grave. Okay. Buhay siya rito. Buhay. Oop. May Aegis. Yep. Kasi nga naman, kaya matapang sila dito. Go for the advance for King R. Oof. Tatay lumaban. Ang ganda nung timing ng stun nga lang. Yep. Anafo ninja. May shallow Grave ba? Wala na. Uy, dying! Muntik na. Sayang, sana sa kanya pinatok yung poison touch. Pero, ang daming commitment dun, ha? Dalawa lang yung nandun eh, literal mula sa gam. Ay, tatlo pala. Okay. Chrono tapos ult ni Centaur. Ang problema, uy, Spirit Vessel build yung ano, Weaver. Ang ganda nito, sobra. Kasi, ang idea behind the build ni Weaver, hindi siya yung core dito eh. Ang core mo rito is yung Dazzle for the first 20 minutes. Tapos magiging just tong Troll Warlord. Kasi at some point, hindi kaya ni Void tsaka ni TA itong troll. I don't think aabot na tayo, pa tayo sa point na kakayanin nila to. Kung dalawa, 2 versus 1, sige, fine. Yep. Sa gilid na Chrono, tapos mag-isa yung trolls. Yes, yep. Sure. Pero kung suntukan, hindi nila na knockdown. Yep. Tsaka ito kasi yung ano eh, ito yung sinasabi ng mga players dati. Kapag Weaver tsaka Void, di ka talaga pwede mag-build ng core item kasi kawawa ka talaga sa ano eh, kawawa ka talaga sa Void. So, as much as possible, utility yung buuin mo. Sana may detection eh. Kaso no? Okay na yun eh, nasan siya eh. Lupit ni, ano yun? One, saves lives. Void booster! Spirit Vessel na may Vitality Booster, tama ba? Tsaka, Ogre Club, enough. Yep. Apat na heroes. Just enough. Sasabihin ko sana, para mas hype, binili niya yung Point Booster, kaso kanina pa nandun sa inventory yun. Lupit niya sana. No, grabe yun, kung ano nun. Malaan na yun. Nagbebenta ng item, kalagitnaan ng pagpatay sa kanya. Pagpas lang. Malapit. Kasi problema dito, ang problema ng ano dito forward kapag natapos yung Aghanim's ni Weaver, kahit sino yung Chrono mabuhay. Ayun. Tapos may Dazzle pa. Oh. Good luck. Kailangan ma-Chrono yung Weaver. Kaso yung Dazzle. Kaso may time. Dapat pareha sila. So ang laki ng problema mo. Ang problema doon, kailangan mo rin Chrono yung troll. Ito ba masakit doon? Pati yung Bane kailangan may Chrono yung kasi Bane? may save. Oh, yung tiny pag-i-chrono mo, baka mabuhay pa eh. Makunat yan eh. Good,
Stop it. Kinumita nila dito. May tombstone nga na. They will converge on the tiny. May defensive weave. Ano semi-offensive na rin. Oy, chronosphere. Ginamit onto the bane. Yan ang ikrono mo. Pwede naman. Okay sana kung ano eh, sama-sama yung gambit ka. So hindi eh. Dito mo makikita yung, ano, yung difference ng isang pro team talaga sa semi-pro team. Kasi yung forward dito, wala talaga silang damage to dish out against gambit. Ang problema naman sa gambit, isa-isa sila. So enough talaga yung damage during the Chronosphere tsaka kahit yung Templar Assassin lang wala masyadong item to kill a single hero. And sometimes yung mga ganong single hero takedowns, kahit ba sabi mo parang pwersado ka, minsan kailangan mo rin gawin eh. Para at least makahinga ka sa mapa. Yep. And gambit, medyo in fairness naman, I mean Forward Gaming, nakahinga naman sila even after the solo Chrono commitment. Especially because they got the crucial heroes, yung Tiny and yung Bane. Na kahit pa support sila, pag silang parehas yung patay, hindi rin naman talaga kikilos yung Gambit. Mm-hmm. Pero Gambit dito, kailangan na nilang kumontrol ng mapa. Yan na nga, nag-smoke na sila. Kasi I can say na hindi pwedeng mag-farm pa tong Troll Warrior ng sobrang tagal kasi tumataba yung Templar Assassin tsaka Faceless Void. As much as possible, kailangan nilang i-choke yung Forward Gaming sa base nila. Yan, tulad yan, yung oh. Si Templar di makapag-farm, excuse me. Oh, grabe, ito na, Fiend's Grip from the high ground. My God! Yan, ganyan. Grabe! Kasi at this point, wala pa talagang damage yung Forward Gaming eh. Hindi pa nila kaya labanan itong Troll Warlord kahit pa hindi ganun kataba. ang bilis ng Tore. May offensive wave pa yan. Good luck. Walang Chronosphere. Although, may ultimate gain ng Tore at may buyback tong Templar Assassin. Pero that's a buyback kay TA na lalo magdedelay yung progression niya. Wala pang draw to, pero may yep. Mag-push. Wala sila aura actually. Malakas na talaga sila. Kasi yaman nila parehas. 10% evasion makes a lot of sense. Dahil hindi niya kailangan ng magic resist. Yep. And back to farming. Pero feeling ko naman yung gambit, hindi naman ra-right-click yung center dito. Oo, wala silang pakialam dyan. ang main target actually ng gambit dito is yung Veno tsaka yung Void. Kasi once madelete mo yung Veno tsaka Void, ang team fight na lang ng Forward Gaming is ultimate center, pantakbo pa nila yun. Correct. Kasi pa, as TA actually, ito yung pinaka-ayoko kapag ano eh, pagkalaban ko sa Dazzle. Wait lang. Ayan yung pinaka-ayaw talaga nila kalaban. Yan. Kasi si Dazzle. Kasi kapag TA ka, tapos kalaban mo si Dazzle, ang nature kasi ni TA, di ba, single target. Tapos as much as possible, ma-burst down Watts, alis ka agad. Okay. Kaya hindi mo kasi magagawa kay Dazzle yun. May slow, may save, may heal. Tapos pag naglabang ka talaga, pag pinilit mo, pag makulit ang pag makulit ka, may ultimate pa, 'di ba? So it counters everything that TA has to offer. Meron bang ano? May tagos ba sa BKB yung Wala. Hindi naman siya boys, hindi naman siya ganoon kasama. Pero mamaya na yan, dito go na nga nila. TA goes down, mababatay dito yung Bane for the exchange, but the buyback from the Dazzle will be there. Like we mentioned, and the Spirit Vessel doon sa center mababatay siya. No more Chronol. So, this should be the last tower for Gambit. Yeah, no walang way PB to defend. Sa kanila. And hindi pa nakapag-setup ng Blade Guard si paring Universe. And they're like the SNY build agad dito malaki troll. Yep. Alam niya na laban na lang din talaga ito eh. Kahit pa sabihin mong tatanggap siya ng Poison Nova, hindi rin naman siya matutulungan ng BKB. Yep. So talaga laban na lang. Meron siyang casual na Morbid Mask for more sustain. Mm-hmm. And again, meron siyang Dazzle. Meron siyang Bane to help him. Yep. He also has got the Weaver na utility nga naman yung pag-a-build dito. Mm-hmm. Kailangan niya talagang bumili. And, kailangan niya lang talaga dito is stats tsaka sustainability sa teamfight. Kasi kahit sabihin natin may Poison Nova, mamamatay lang naman siya during the Poison Nova kapag siya yun na Chronosphere. Pero meron siyang Dazzle. So hindi niya kailangan bumili ng BKB agad-agad. Oh, tulad niya, may save. It's very hard for them to kill the troll, especially with the Aghanim Scepter nga kay Weaver. Pero may Chronosphere tayo dito, baka mag-chrono. Oy, dalawa. Kaso may Dazzle. Yep. Ooh, the Fiend's Grip! Ang ganda naman ng Fiend's Grip, tsaka nung defensive avalanche. Bye-bye. Turnaround pa nga dito. Nakatalon dito si MSS, pero anong magagawa niya? That actually goes down. Shallow Grave will not be there. There is the Weave. Ooh, another! Ayan na naman, Shallow Grave tsaka Aghanim Scepter time-lapse. At buhay na buhay sila dito. Yawar, you are no longer safe. Wala kang blink. Tapos ba, wala siyang blink. Well, may blink pero naka-poison touch. Yan yung ano talaga eh. Kaya ayoko nag-TA sa Dazzle eh.
Na-realize ko na yan. Natutunan ko na yan. Never do it again. Never again. At ang ganda na nun ng chrono, pero like we mentioned kanina, sobrang dam. Essentially, kasama lahat. Kasama lahat. Yung tiny game, huwag ko napansinin yan. Sama mo lahat. Sama mo lahat. Di pwedeng hindi. Kasi diba, yun nga eh, during the Chrono Spear, diba, dun lang siya mapatay pag may Poison Nova sa Chrono Spear. Nandun yung idea ng forward gaming, sa tulad na sinabi natin. Kaso problema, hindi nila chinek yung isama mo lahat sa Chrono Spear. Ayun, na Fiend's Grip siya na Abatos, Wagnit si Faceless Boy. Wagnit talaga. Kaya hindi ko rin talaga gusto yung Madness na pick up. Kasi hindi naman ikaw yung damage dito kay Troll Warlord eh. Yung Veno, tsaka Veno. TA. Ang trabaho mo na talaga dito, taga Chronosphere ka lang. Pero at some point, darating yung time na si Faces Void yung main damage nila dito. Pero kahit yun, hindi niya target yung troll eh. Kailangan niya targetin yung Bane tsaka Dazzle. Yeah. Grabe naman yung binote pa nila yung double damage. Malapit na rin mag-spawn yung Roshan. Wala pa lang tao. Walang OAT. At tamay na lang dito si King R doon sa may Roshan. Malapit na rin eh. 30 seconds yata, 20. Yep. Alam mo yung parang sa Intramuros, yung mga gwardiya doon. Gwardiya si Vido. Maghapon tinatayo si Rizal, baka daw umalis. Ay, sa Intramuros, sa Rizal Park. Ito na. Ito na. Yung mga ano na nakatambay. Uy, kalma, kalma. Mag-isa. Mag-isa. Pwede na. King R goes down, but Tombstone was committed. Yep, and that's a position for tiny. Pero si Winerte, anak ng Diyos. Grabe yung timing nila doon, ha? As in, to the last second, naka-timing sa forward gaming. And in-assume nila na swerte yung ano. Ang problema, wala pang death in TA. Wala rin silang medallion from any of their heroes. So, sobrang tagal ng pag-Roshan nila. Actually, na-weave sila din eh. Kaya, talagang alis talaga. Lalaban. Pero may Chrono Spear. May trap din. Hindi nila kita yung trap. Wala sa entry ward. Pero paano nila pipigilan? Double damage to eh. May Chrono Spear! Oh, patulog! Oh, yun na Fiend's Grip! Grabe naman yung control dito! The stun! Okay, nanakaw dito pero actually, nakuha ni Centaur. Pero nakuha pa rin dito nung ating Troll Warlord. Troll Warlord yung Aegis Aegis na Chrono Spear. Di ba niya nakasa? Go for the casual dito defensive Shallow Grave na masyado maga, I would say. But from the backline, sinaka na Abatos. Nahuli niya dalawa. Nahuli niya dalawa dito pero nagdalawang isip muna siya. Dazzle na muna, mapapatay pa niya yung Danko po. Pati hindi siya nag-fully commit. Oh my God! Abon Aegis still falls but the Aegis, it will be popped. And Aghanim Scepter timelapse dito. Sa kanyang sarili, MSS being controlled pero ang ganda nung kanilang pag-outroll dito kay Dachak. The Zac or malamay pronounce yun. Yep. Taking down the Troll Warlord, King R might be next onto the table. Siya na nga. I don't only... Uy, trap. Sayang. Okay. Boy pa rin pala. Makapag-timelapse din naman. Kaya... Okay. Pero sobrang questionable yung Roshan ng gambit dun, ha? Yep. Alam nila na nandun pa yung forward gaming. Kahit pa sobrang lupit ng Bane dun, na ang tagal, nabaliw si, nabaliw si Rezo. Oh. Patayin mo kinmoko. Kaya hindi siya kagad nakapag-Chrono Spear. Pero sobrang questionable nun kasi, granted na-commit na yung Poison Nova sa Aegis ni Troll Warlord. Pero kung isipin mo kasi, once na madelete yung tagapagligtas mo na si Bane, at na-Chrono Spear yung Dazzle, tulad nga nung sabi natin kanina, ang trabaho lang ng Void ay patayin yung Dazzle tsaka yung Bane, which is patayin na yung Bane, so nakapag-focus siya kay Dazzle. Pag iniyaw mo yung Troll Warlord, wala lang siyang gagawin. Kasi yung Poison Sting kay Venomancer is enough to kite the Troll Warlord around. Pero mukhang mamamatay si Universe dito. Yeah, with the no Spirit chance. Vessel ni Parang... Uy, Stampede. Meron pa pala Stampede. TP. Kasabol. Abol. One word na kick! Uy, Spirit Vessel nakakapatong. Patay siya dyan. Unless, bumili siyang Fairy Fire. Hindi na kailangan. Sobrang kunit niya pala. Nag-shift siya actually okay. Sa Threads. Sa yep. Agi Threads. Yeah, para hindi ganun kasakit yung bawas ng Spirit Vessel. Well played. Pero yun nga, sobrang ganda ng pag-dissect ng forward gaming sa team fight na yun. Resolution realizing na wala nang kwenta yung Troll Warlord tsaka yung Bane. He went for the Dazzle, kaya nasira yung buong team fight ng Gambit. Pero questionable talaga na pinilit nila yung Rosh Pit, lalo na't may TA trap na hindi nila nakita. Sana nagyan mo lang sila kahit sentry. Pero yep. Assume mo na agad yun eh. Tsaka may kaya lang 100% na nakita yung buong Roshan attempt nila kasi nga may trap na naiwan yep. Doon. Kung tsaka sabihin na nating natanggal nila nung una, at least hindi makakuha yung mahirap, center. Mahirap. Yeah. Tsaka na-establish na nila yung recipe to success, eh, diba? Ang kakapal nga ng mukha nila pag walang Chrono eh. Dinadive nila kung sino-sino eh. Pero doon kasi sa moment na yun, may Chrono, alam mo na ito yung paraan para matalo ka. So as a top team,
kung isipin mo, VP, Liquid, Secret, lahat ng win conditions nila, consistent nilang ginagawa yun. This game kasi Gambit, na-realize nila yung win condition nila, pero nagpilit sila na gawin yung gusto nilang gawin kahit hindi na-check yung checklist nila. Hoy! Speaking of checklist, jump onto the Dazzle this time, and I think that they will have... No, not yet. May Chrono though. Potential times, kaso mababa na rin yung HP niya, hindi na rin siya matatimelapse. Ito na, Stampede, at nagtatakbo na sila dito, gusto nila yung Bane! Wala din mabot. Pero wag na lang. Supot. Supot din takbo ni Santoro. Potsu. Shoutouts nga pala kay Kuya Jean, ma. Tapos na kayo? Feel ko si Usain yun, umabot. Lahat? O may isa pa? Huwi ka na? Tapos na nga lahat? Seryoso? Huwi ka na? Hindi ako naniniwala. May isa pa eh. Ganun lang kabilis yung weeknight showdown. Ah, oh, feeling ko masarap talaga mag-aral ng ano eh, no? ML. Ang bilis lang, tapos ang ganda ng bigayan. Feeling ko pwede eh, mag-aaral lang talaga ako. Nag-aaral na ako actually. Sabihin mo na lang kay Kuya Zed. May ano pala doon? May mga tamang timing na pagkuha ng palaka, no? Turtle. Turtle. Sobrang ganda pala ng turtle. Oo. Oh, sa una... Oh. Yung unang turtle, no? Importante pala. Oh, pa yung crab din, yun yung importante. Mga ganun. Parang sa ano lang din, Dota may objectives din. Yup. Tapos yung Lord, Diyos ko, napakasakit pala nun. Ang kata yun, di yun kahit, parang... Kasi ano ako nun, Mia ako nun. Sabi ko, wala, Diyos na ako, nakfavorites na ako eh. Nakipagsapa ano kay Lord. Masak ako eh. Nakabawag ka kung si Mia ipagsapa kay Lord. Mayun. Sabi ko, ah, malakas ako. Si Lord. Binosing niya ako eh. Diyos ako eh. Yung mga may natural lifestyle, yun ang pwede. Anyways, tsaka na yung ML na yan. Dito tayo sa... Mobile. Dota. Sa talagang... Kailan kaya magkakang mobile Dota, no? Feeling ko, wag na nalang i-attempt eh. Feeling ko, sasabog yung cellphone mo eh. Iinit. Kaso, medyo mahirap ito for Gambit eh. Kasi ito yung sinasabi natin kanina. Once na makahabol yung TA, again, mahihirapan yung Gambit kasi late game lineup to eh, for forward. Okay sana eh, kaso may mga bad decisions na mula sa Gambit side. I think nga lang, may isa pa silang clash dito na pwede ipapanalo. Yep. Tapos, pwede pa sila manalo overall. But if they lose that fight, they give this game away. Sobrang crucial na mga talon dito ni MSS, to be honest. Kailangan actually ni Daxak ng at least BKB tsaka Butterfly. Bago maka ano sila ulit, bago makalaban kasi at this point yung isang Chronosphere enough na eh, para makapatay yung forward gaming ng at least 2 to 3 heroes. Pero definitely pagdating ng ultra late game, yung late game kasi forward nakakatakot, pero pagdating ng ultra late game medyo nag-fall off si TA eh. Kasi ang nature ni TA early then mid, tapos medyo fall off ka late nang early mid malakas na malakas ka, late sakto lang. Pagdating ng ultra late game, mga panahon nila PL tsaka spec, medyo mo fall off ka kasi glass cannon yung build mo eh, 'di ba? You have blink, you have deso, pero you don't have any stat items. So once na maubos yung refraction, patay ka. And what more perfect hero do you want than a troll warlord na napakabilis man na pak. Para right. Si Pacquiao yan eh, 10 punches per second. Sobra team fighting hero, ano, ay team fighting, I mean hand-to-hand combat. Kung hand-to-hand combat ang usapan, troll ka na. Specialist yan eh, no? Parang SWAT. Yep. Ito yung nakakainis sa post 4 na Tiny eh. Daming nagagawa eh. All amazing. Post 4 yan ah! Pero, almost matake down by Tori. Ay! Muntik na. Sobrang, buti na lang nakapag, ano sila dun? Oo. Nung sladder yun, tinamanastan yun. Buti na kapag fortify din sila. Yep, hindi eh. Walk neat. Feel ko nga tinapon na dapat ni Tiny yung buhay niya rin eh. Medyo worth it yun eh. Kasi naka-push out naman yung wave. Oo. So kahit mamatay siya, okay lang. Pero, okay na rin. Boy siya. Nagawa niya yung kailangan niyang gawin. Indeed. Ito yung mga free damage dun sa mga Tori. Kind of gives a little bit of time para sa mga cores. Para mapag-farm pa ng konti. Like you said, kailangan niya ng BKB and Butterfly. He might not have the luxury to get both. But at least he gets one. Yep. Ito na yung reso item. The Madness plus Maelstrom. Pasensya na, Madam. Yeah, shoutout pala kay Madam. Ito na po yung mug na ay, nakita ko na po yung mug mo, Madam. Ano meron? Sobrang... Kaso nag... Ito. Ano ba yan? Bygone ba yan? O, pampabango. Ang bango, oh my God. Glade ba yan? Oh, ang bango. Yap. Feel ko sa sobrang bango, mababahing ako.
Totoong bago. Ito, Gambit. Medyo nag-aabos. Grabe naman maglaki ng trop si Yawar. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan trap. Magkakadikit. Trap na trap. May TA player ako dati nakalaban. Na medyo nauurat ako nung pinanood ko yung replay. Magaling siya mag-TA eh. Ang problema sa kanya, yung trap niya, alam mo di ba pag naglalaki ng trap, usually nakadiretso yung linya. Uy, teka, mamaya na yung kwento. Mamaya si Vance Core. Grabe. Pwede na tayo magkwento ulit. Bilis lang eh. Biktima ng karahasan. One hit eh. Yung trap niya, hindi magkakadiretso. Hindi diretso. Tapos hindi pa tabi-tabi. Ang masama doon, pa-zigzag pa. So, na-OC ako. Sabi ko, nung nakita ko yung replay, gusto ko sapakin yung TA player. Sa ganun. Oo. Sabi ko, di pa pantay-pantay, ano no? Anong trip mo sa buhay? Siguro feeling ko ginagawa niya yun para mainis yung mga mag-aaral ng laro niya. Some men just wanna watch the world burn. Sabi nga ni paring Butler na kung ano daw si Joker. Si Michael Caine. Yup. Uy, BKB. Uy, grabe. Feeling ko tagilid yung BKB mo rin. Ko, datang-data siguro. Feeling kasi ni Yawar panalo na sila. Pero medyo, BKB. Ano naman, malaki ni advantage sila. Kahit 2K lang na. Yup. Doesn't kasi, speak for the volume. Wala na kasing laban tong Gambit eh. Ang pag-asa nilang dito, umabot talaga yung ultra late game. Yung magkaroon na ng Hex and Dazzle, Satanic Butterfly BKB yung troll. Ano ba? Mag-skill yung Tiny, magkaroon ng Aghanim's tong Bane. And I think it does have the BKB right now. There's the sleep. Yeah, pero may Chrono Zone, kailangan nila mag-ingat. MSS, mumuposisyon na sa gilid. Pag nakakita siya ng magandang pasok, eh, nga nag-tumako na si Centaur, pero wala silang nakita. Sobrang kakaiba. At, oops. Uy, feeling ko babay na eh. Goodbye. Siya na naman ang biktima ng karahasan. Feeling ko mag-uninstall na yan pag tapos. Ayaw na mag-tumak. Pa-sleep-sleep ka pa kasi. Ano ba yun? Uy, bawal yan. Bawal yan. Uy, andito si ano, Universe, ha? Pwede nilang habulin to. Yeah. Kasi busy ang backstreet niya. Dahil sila na hindi worth it kumbaga, i-risk. Yep. And BKB Butterfly. Bili ko na ikilig ko si Daxak. Nahinig tayo na. Tapos gagawin niya sa Tanik yung Morbid Mask. Eventually. Kung maka-farm. Pag nabuo niya na yung Butterfly, bibenta niya yung face boots, bibili siyang Blink Dagger. Pwede. Tapos papatayin niya yung Faceless Void during the Fiend's Grip. Ayos ba yun? Yun actually win conditionally. Kailangan mamatayin itong Faceless Void eh. Pinakauna sa listahan, itong Faceless Void. Nag-Facebook na muna siya. Nag-aro muna. Alam nyo ba, bawal mag-Facebook during competitive matches? Bawal. Pero, I mean, bawal yata mag-launch mismo. Bawal mag-altab. Mag-altab. Dapat naka-game lang. Kaya may mga marshals sa likod. Oo. Shoutout pala kay Madam Erica Miguelar. Nasa Malaysia. Nasa Malaysia. At na Piquet. Oo. Tiny. There's a shallow grave na ginamit dito pero that means napatay yung Bane, patay na din yung Piquet na silang dalawa. This time, di na siya mag-isa pero siya pa rin. Yep. Ang layo ng range naman ng shallow grave. I think kailangan na mag-split push ni Tiny. And si pero Weaver, lalaban sila kay Midnight. Medyo ill-advised to. Yup. Lalo't wala pa silang dagdag na items compared sa Forward Gaming na 8K na. Yung advantage and si Faceless Void na yung pinakamayamang na tao sa mundo. This time, mayroon siya lang gem. Let's see how they will approach this. Oy! Kaso, naglakad yung shallow grave agad. And a defensive toss. Everything thrown para maligtas dito si tropang Troll Warlord and they will be successful kasi wala ng BKB. So, Chrono committed. In exchange for the first BKB. Ang ganda sana nung bait kasi nag-blink in si Weaver tapos nag-timelapse. Tapos screen dapat siya lang. Ang problema, lumapit yung troll. Kala niya lalaban sila. Dutang-duta siya eh. Pero pupusuan niya ako kuya Midnight. Feeling ko. Timelapse will be used. Ito natin tinanong na nila. Fiendscript sa Illusion! Fiendscript sa Illusion na ako po! Ganda naman ng 4 stuff na yun pero patay na naman si Parin. Hinahabol sila ng mga the zombies will actually make it. Actually na ano, nasa High Blade spill damage. Yup. Tinamaan si Parin Daxak. Na ako po si King R. And walang buyback yung lahat na matay. Spill damage. Sa Gambit and kawawa nga si Parin Daxak. Akala niya buhay na siya. Pero di kasalanan ni Undying lahat. Kasi akala ko yung zombies, parang imposible namang zombie nakalasit, no? Kasi medyo makapal-kapal pa ng konti. Kaya spill damage pala nung Kasalanan ni Undying. Kasalanan nung
nung tiny sa loob. Oo. Tinamaan siya nung right click ni TA, tinamaan si Daxak. Oy! Sana na ako ng Aegis! Yatar. And it's over. I dare say. And it's over now. It's over. And it's feeling ko GG na to. Ewan ko, kuya Midnight. Ako din eh. Yung ultra late game nila medyo pangarap, ano, medyo susuntok sa buwan eh. No buyback. Tapos may Aegis and the refresher. Yup. Kay Faceless Void. Tapos may Crimson Guard. Tapos nakahabol ni Templar Assassin. Tapos yung Venomancer natin, ano na ba? Ayun, may Halberd, tsaka Aghanims na. Ito yung pinakamalaking problema sa kanila, yung Aghanims. 25 seconds, tama ba? 25. Duration. Ah, 18 na pala. 18, grabe naman yung 25. Hindi. Ah, okay. Grabe naman yung 25. Ah, ito, di ba pala siya level 20? Okay. 25 seconds kasi yan. Pag may ano. Ah, di ba? Ayos ba yun? 25 seconds yan, so 25 seconds. Yan kasi talaga yung counter kay Troll Warlord. Mataas man armor mo, hindi ka naman makahit. Tapos puro magic damage yung tinatanggap mo. Diba? Ayun na. Wala na. Goodbye Dota, TP out. Oy! Oh, pwede may Chrono yan. Pwede may Chrono yan. Chrono mo na, naiyakap eh. Ayun, uy, ano ba yun? Ang sakit na, men. Sakit. Ito yung ano eh, ito yung... Hindi niya kinuha ngayon. Kasi si usually si Rezo, sa sobrang greedy niya, yung level 15 talent, kinukuha niya yung kunwari time lock damage. Ooh. Pero this game kasi much better nga naman na 300 kasi kung titignan mo, medyo bursting nga talaga ilan ng gambit. Kailangan niya mag-survive. So medyo limited yung damage ng forward dito. Pero okay lang nga, meron naman silang TA. Yep. And hindi na siya issue, to be honest. It's because of how good... Sabi ni paring Tunelink Tito. Shoutout sa'yo by the way. Kamusta? Nagbabalik ka. How you doing, Mr. Tunelink? Ngayon lang ulit tayo nakita. New Zealand. Yep. Kala nyo nakakalimutan namin kayo. Nope. Sabi niya, call it boys, GG. I go next. Ang problema, wala na next. Pag nag-GG sila dito, uwi na. Impaki brief. Pero okay lang. Hindi naman tayo man. Kasi... XP naman. XP. Kasi itong Furzy, sa totoo lang, may mga veteran na sila, pero medyo bago. Oh, grabe na first hit bash pa. Oh, kala. Kaso may first hit bash din siya. Bash pala labanan bash dito eh. Bash lang labanan, pero syempre nakapag-time walk out with the Arcane Rune as well. Wanna use this Crossfire as much as si Vanskor na naman, na bash na naman. Ba't ganun, Kuya Midnight? That's niyan. Time Lock God. Time Lock God. Wala eh, Faceless Void na may mante. Tatlo yung Faceless Void eh. Pero sobrang swerte rin ni Dasok dito ah. Yung tatlong hit niya, dalawa bash. Anyways, King Art, time lapse will be used para makaligtas siya. But the towers will not be safe. Magkakaroon ng Chronosphere in just a bit, mga kaibigan. Ang tanong, kaya pa ba ng Gambit will have the Chronosphere in 5 seconds time? And forward. Looking to reinitiate, pero sabi ni TA, taga lang, ayusin ko lang yung lanes. Grabe, ang dami na to. Ang dami. Ano, ba't naipon to? Taga lang. Ba't naipon yun nasa kaliwa? Ano nangyari dun? Ano nangyari sa Dota? Ba't ang daming way? Ano to? Ah, hindi. Konti lang pala. Kanina ang dami, no? Ay, limang wave. Diyos ko, ano nangyari dyan? This is what it is. Baka naipit. Ay, may... Hindi rin eh. TA ward sa kanila yun eh. Hindi. Wala naman nag-de-push yun eh. Tsaka hindi pwede. Imposible yung stack yun ng ganun. Ano nangyari doon? Well, baan? Meron lang tayo. Oy, first hit bash! Okay. Oy, bash pa ulit! Grabe naman yun. Grabe! Maligibin. Wait. Permabash is a thing of old, mga chok. At grabe naman si Universe doon. Talaga nakagamit pero Poison Nova. Chuck will have to use the BKB. Pero napapatakbo lang din siya dito. Does have the Lotus Orb on himself. Ooh, how to defend? Indeed. Oh, nasasakta na siya. Oh. Poison Nova. Aghanims Poison Nova. Oh, talon. Kaya ba nila makuha? May defensive time lapse. Sabi naman yung Weaver natin. And in comes the Void. Chronosphere committed on the Troll Warrior, but the Shallow Grave will be there. Sa stun, nahuli nga lang dito yung Tiny goes down. Kala ko masasai blades na naman eh. Pag yun nasa Diyos yun Cyblades God. Pero actually si Daxak kahapon pa yun eh. Kahapon pa swerte. Yung Terror Blade ng Tigers kahapon, limang beses niyang binash. Kaya hindi nakapag-sunder. Pero so, grabe ah. Nagtataka siguro si Gaben nun. Na-nerf ko na yun ah. Ay, si Ice Frog. Ni-nerf ko na yun ah. RNG na yan eh.
Permabash is a thing of old, my friend. Wala kasing patch-patch sa mga swerteng nila lang. Paano mo ipapatch? Paano mo i-nerf yung mga swerte? Paano mo i-nerf ang swerte? Grabe din nila yun. Paano mo i-nerf yun? Time mock up, Fiend's Grip will be used. Shallow Grave para sa Bane. And then, of course, sinahabol nila dito si Dashak. Wala. So, meron siyang BKB, I mean. And there's the Chrono Sphere na huli yung isa sa dulo. That is the Dazzle, the Shadow Demon. Take it out. Ooh, Troll Warlord muntik na mamatay. Muntik pero Forward pa. Gaming, back to the objectives. They're going to push this Tier 3 tower. Pero mag-back muna sila dahil buhay pa ang mga cores ng Gambit. Oh well. Medyo side na talaga sa Forward Gaming do. And I think na maghintay na lang ulit sila na mga cooldown sila. Pag may BKB, pag meron na ulit Chrono, Rock and Roll to the World na ulit. Oh, maganda next item ni Void dito. Feeling ko refresher niyan eh. Tapos na 'to eh, sa totoo lang. Perfect. Oh, yeah. Actually. Feeling pag ko tapos. Nag-aganim siya parang ano pa eh. Tapos. Ay, pwede rin. Di, tapos ni. Pero tapos kahit tapon niya 'yung buhay niya sa pangit aganim sa. Uy, grabe naman. Maganda refresher. Buhay na buhay. Pag ito napatay pa nung Gambit. Pag ito pwede, talaga. Pwede siyang tumalon, tapos tigi isang poison, sting damage siya lahat. Right, mag-rack niya muna. No? Bago siya mamatay. Sabi ni Universe, oy ano, Rezo, chill ka lang muna. Bibilink lang ako, tapos rarack-lagin ko lang sila lahat. Pag tinama na sila lima, tsaka mag-chrono. Tapos tsaka ako mag-poison Nova. Uy, itong tiny itong dutang ko. Grabe. King R, oh. King R. Ang hero of... What was that major? Kiev? Yung natalo yung ano? Natalo yung secret? Ano siya nun? SG Esports siya nun? SG Esports. The Enigma. Oo. Oh. Siya ba yun? Ano si Tapu yun? Si Tapu yung Enigma. Si King R pala yung... Rubik. Ay, joke. Ne. Si King R di yun eh. Di ko maalala. Feeling ko Air Spirit siya nun eh. Basta may Air Spirit spammer dat sa SG Esports eh. Shaker? Ah, pwede. Oh, one of those. Baka si King. Eh, baka si King. Ang dami kasi nilang King. R. Si King R. Ang dami. Si King Gerdu. King Gerdu. Meron pa tayo dito, F King. F King. Shoutouts kay Kuya F King. Oh. Lodi. Yep, Lodi. Ah. Lodi talaga. Feeling ko. Kaka-like lang ng sa page ko ng mga ano, QPG boys. Si JG, no? JG, tapos sinunalit ni Subatax, tapos si Kuya Palos. Feeling Shoutout ko, JG tsaka Palos like niyo yung page ko eh. Naingit ako kay Wolf eh. Alam mo yun, walang pro player na nakalag sa page ko eh. Mabi ka naman. Shoutout nga pala kay, ano, kay Kuya Zeno Jival. Zeno Jival. Uy, nanood din kahapon yan. Shoutout sa'yo, parin tol. Analyst yan, pre. Oo nga. Welcome na welcome kayo dito. Alam nyo, by the way, mga kaibigan, kung aspiring analyst kayo or caster, sabihin nyo lang dahil alam nyo, lahat naman pinabibigyan natin ng chance. Yep. Tsaka may parting na malaking blessing. Yeah, tama. May blessing na parating. Next year. Lalo dito sa, ano, dito sa atin, may blessing na parating. Correct. Uy, ito. Feeling ko, pag nakita ka ng TA, 2 hits ka lang. Hindi, joke lang. Hindi naman. Double damage kasi. Kasi hindi niya talaga binantay ni Yawar yung creep wave eh, no? Oo. Bawal yan, bawal. Ito, kakat niya. Kaso enough yung wave na yan eh. Naka-DD. Meron pa rin sa gitna eh. Oo nga. Magtutulak din gitna eh. So wala rin. Uy, nag-madness pa si Kuya, ano, Kuya Troll Warlord. Kunwari, hindi lalambot sa Poison Nova. Kunwari lang naman. Pero ito, 2 hits. 2 hits, hindi na mapigilan si paring Yawar. And napakamot na lang sa ulo si paring Bane. Universe dito, tinatangin na. Ito na, sinisimula niya nalagyan ng poison sting yung mga tao. Pero nag... sa Chrono, dalawa yung nahuli. Kasawan sa gilid yung Bane. Ayan. At hindi siya makapag-decide. Yung Bane na lang. At na-hex. Defensive time-lapse. Pero hindi isa matatanggal. Bye-bye. Goodbye. Uy. May shallow grave na ginamit. But the stampede will be there. Si Dazak ang mapapatay. No buyback. GG has been called. Goodbye, Gambit. It's Forward Gaming. Moving forward dito sa ating matchup. So, kayo, mga manunugal, tingin niyo yung pagsusugal. Ayan, yeah. Natalo tuloy. Pag nasusugal ka talaga, matatalo ka. I think it's just the Roshan, Kuya Min. Yun talaga yun. Nalimutan ko yung lahat ka, pero okay lang. Yep. Feeling ko nga si Vanscore, siya na yung naging pake. Diba nasa hotel pa sila ngayon? Di niya na nilalaro eh, no? Nira-right-click niya na lang, tapos mamatay, babalik, mag-impake ng mga damit. Goodbye, oh.
Wala eh. It is what it is. Forward Gaming will advance. And Gambit, as much as sobrang promising, no? Dazzle nga naman yun, na-pick sa kanila. It fell off. And medyo yun nga, nag-create sila ng mistake. Enough for Forward Gaming to come back to this game. At dahil nga naman doon, eh, mag-advance ang Forward Gaming sa ating bracket. Tomorrow, we'll have a ton of games. I think apat na best of three, tama ba? Mm-hmm. So mag-start tayo ng 10 o'clock, no? Yes, 10 a.m. tomorrow. Ah, tama ba? Kasi ano na eh, round 3 na ng lowers eh. So best of 3 na lahat yun. So good luck sa mga mag-cast bukas. We will see you there. Don't worry, guys. Maraming salamat sa pakikinig. At syempre, last round of shoutouts. Si Shen Ojivayan. Okay na ba nagpixel ng Cordazzle? Okay naman. Okay kaso lang. Yun nga, nagkakaroon ng mid-game decision mistake. Yep. Yung Roshan lang talaga. Roshan. Shoutout kay Tony Link, kay Infernal Wings, si Magdataho. At sa lahat ng mga sumusuporta, kay Direk Leki at sa, kay Direk Pat, kay Direk Ender. Maraming salamat sa nagstay para sa Barangay Esports. We will be back tomorrow for more Dota 2 Action. Shoutout din kay Fluffy Mix.